Hello po, good evening po. Nandito po tayo ngayon sa Arigato, Japan, Malu, Tamura. Okay? Pag-usapan po natin ngayon, kasi marami pong mga Pilipino na hindi po nakakaalam ang kanila pong meron po silang mga karapatan na kunin po, no? Sa mga company po ninyo na hindi po ninyo nalalaman. Okay? Kasi yung iba, hindi nila alam ang mga sistema, yung pong mga rules at saka regulations po natin dito, yung pong mga batas po dito na ipinasasagawa po kahit po sa mga company po ninyo. Hindi lang po yung pumapasok lang po kayo sa company ninyo, magre-receive lang po kayo ng sweldo o alaalamin lang ninyo kung magkano ang per hora po ninyo, hindi po ba? Yan lang ang inaalam lang po ninyo. Dapat meron rin po kayong mga alam na hindi po ninyo nakukuha. Kasi marami po tayong mga Pilipino na basta-basta na lang po nagigiba po sa kanilang mga gustong kunin, sa kanilang mga pabrika po o kaya sa kanilang mga agency na hindi naman po binibigay ng mga tama. May mga agency naman po na nagbibigay naman po ng mga tama, pero meron din po kayong karapatan na malaman po ninyo kung ano po yung mga inyong karapatan na kukunin po sa kanila. Okay? Meron po silang mga rules and regulation. Okay? Kailangan po ninyo sundin po yung rules and regulation din po nila. Plus, meron pong napaka-importante po tayong pag-uusapan po ngayon dito. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, paki-subscribes po, likes po, paki-share, no? Hindi naman po natin kailangan pong yung mag-share po tayo na mag-share na wala naman po naman yung nilalaman ang ibig pong sabihin, okay? Ito naman pong Arigato Japan is ito naman po ay binibigay ko lang po sa inyo ang mga tama, yung mga rules lang naman po, walang labis at walang kulang. Kumbaga yung nasa gitna lang po tayo, okay? Hindi naman po yung kumpletong-kumpleto kasi kayo po ang gagawa po nito, hindi po ako. Ito, ibinibigay ko lang po sa inyo ang information, okay? Kaya paki-follow up, paki-subscribe po ninyo, okay? Ganito po yan. Kayo, pagpipirma po kayo ng mga kontrato sa inyo pong mga pinapasukan na mga agency o kaya mga company, okay? Kasi pag kayo ay diretso na po kayo sa company, alam ko po ang mga company yung pag direct na po kayong hiring dyan, meron po silang mga rules and regulation na talaga sinusunod po naman. Pero marami po tayong mga agencies po dito, siyempre sila rin po gusto po nilang kumita, hindi po ba? Kasi per ora po may kita po sila dyan, okay? Sa bagay, yan po ay kanilang serbisyo na kailangan po nilang kitain. Pero dapat po yung karapatan po din ninyo ay kunin po ninyo at ibigay sa inyo. Meron po ganito tayong mga sistema na hindi po ninyo alam, okay? Kasi meron pong mga karamihan po sa mga Pilipino, no? Okay, hindi na lang po Pilipino, mga ibang mga dayuhan na mamamayan po na legal pong naninirahan po dito sa ating dito po sa Japan po, ano? Yan po ay binibigay po patakaran po, sistema po, rules po ng Japan po yan. Dapat din po ninyong malaman, okay? Ito po naman, hindi naman po siguro to sabihin natin na ano lang naman to, hindi naman lagi kasi to ginagawa talaga at saka hindi naman to nangyayari, okay? Yung pong mga just in case po, may mga namatayan po na pamilya. Ito po ang pag-usapan natin. May mga namatayan po sa inyo. Yung kunyari, ang nanay po ninyo, ang magulang po ninyo, isa po doon may namatay po na, no? Kayo po ay umuwi po sa inyong sa ating bansa. Umuwi po kayo, hindi po ba? Pag umuwi kayo doon, ang ginagamit po ninyo, hindi ko alam kung anong ginagamit po ninyo na pag nag-holiday po kayo, pag hindi holiday, yung a-attend po kayo ng wake po doon sa pamilya po ninyo sa Pilipinas, uuwi po kayo para po makiramay po, no? Makiramay po sa pagpapalibing ng inyo pong mga mahal sa buhay. Unang-una na po pagpalaya po natin ang ating mga magulang po, ano? Pag-usapan po natin yan. Kayo po ay may karapatan po umuwi ng Pilipinas dahil po meron pong batas po na yan po ay patakaran na Nihon no Seido. Yung Nihon no Seido na yan, ayan yung rules and regulations po nila na nakalagay po sa batas po nila yan. Na ang mga dayuhan po yan na mamayang katulad po ng mga Hapon ay kailangan bigyan po ng araw po, no? Bigyan po sila ng off po o maglilib po kayo sa inyong pabrika para umuwi po sa Pilipinas. Kasi karamihan po sa atin, gusto umuwi ng Pilipinas. Kaya lang, pag umuwi na po kayo, ang nangyayari po sa inyo, ay hindi na kayo bumabalik dun sa company ninyo. Kasi kukubiin na lang nila ako kasi uuwi ako ng Pilipinas. O kaya naman, may pabrika naman po o mga agency. Na, uuwi ka ng Pilipinas, o sige, kubi ka na lang. O kaya mga ganyang bagay, ano? O sige,
huwag ka na magtrabaho, no? Pero meron po kayong karapatan po na kunin po to. Ito po ang unang patakaran po ninyo yan. Pag meron po kayo sa inyong namatay, lalo na po ang magulang, no? Isa sa magulang po ninyo, nanay, tatay, no? Basta magulang po, pagpalagay ninyo, nanay, tatay, kung sino doon ang namatay yan, no? Pwede po kayong bigyan po nila ng leave. Hindi po yan kukunin sa thank you. Hindi po yung sinasabing thank you ninyo. Ang tawag po dyan ay tokobetsu kyuka. Tokobetsu kyuka, dahil aatin po kayo ng kibiki. Yung kibiki na po yan, yung pong mag-aatin po kayo ng wake po doon sa Pilipinas dahil namatayan po kayo. Okay? Yan po ang importante. Tandaan po ninyo yung salitang kibiki. Yan po ang sasabihin ninyo sa pabrika po ninyo o kaya sa agency po ninyo. Pag sinabi nyo pong kibiki, ang ibig sabihin, hindi po sasabihin ng mga Hapon po yan na hindi po nila alam yan. Alam po nila yan. Pag sinabing kibiki, kailangan bigyan kayo ng leave po. Tokobetsu kyuka po yan. Special holiday. Special off po ninyo yan. Dahil meron po kayong aatinan na patay doon po sa ating bansa sa Pilipinas po. Kasi yung iba, umuuwi na lang, hindi binibigyan po. Pinapagamit po yung ano ninyo, yung holiday ninyo. Yung sinasabing thank you. Pero ang tawag dyan, tokobetsu kyuka. Tokobetsu kyuka, yan po ay special na off po ninyo dahil meron po kayong aatinan na kibiki, yung pong wake po doon sa Pilipinas na aatinan po ninyong na meron kayong namatayan na pamilya po, katulad po ng magulang. Dapat po sa magulang, ang ibibigay po sa inyo dyan, 5 days po, may 5 days po kayo dapat bigyan po nila kayo ng 5 days. Ngayon, kung uwi kunyari kayo ng 5 days, yan po, may bayad po yan. May bayad po yan. Pauuwi nila kayo, pero babalik din uli kayo. Kung gamitin po ninyo itong 5 days na wake po doon sa Pilipinas, yung sinasabing kibiki, tokobetsu kyuka, yan po ay babayaran po nila yan. Hindi po nila kaya kailangan kubiin, hindi po ba? Yan hindi po ninyo gagamitin doon sa leave po ninyo, yung sinasabing thank you, hindi nyo po gagamitin yan doon. Dahil yan po ay kasama po sa patakaran po ng bansang Japan, yung sinasabing tokobetsu kyuka, yung sinasabing kibiki. Okay. Bibigyan kayo ng 5 days. Sasabihin nyo naman ganun, ay 5 days lang pala. Di bale, mag-ano na lang ako, magyayamiro na lang ako. Yung mga ganun bagay, no? Magyayamiro na lang ako, hindi na lang papasok. Ngayon, meron mga tao naman na babalik din agad, no? Aten lang sila ng wake ka, ng burol doon sa Pilipinas, no? Ng pamilya. Nang nanay po, kaya tatay, tandaan po ninyo, 5 days po ang ibibigay po sa inyo. Hindi po kayo pwede magdagdag ng 6 days. Ang binibigay lang po nila, 5 days para sa inyo po yon. Kayo na lang ang magdadagdag, kukuha kayo doon sa thank you ninyo, yung sa thank you ninyo, yung sa off po ninyo, yung holiday po ninyo, na ibinibigay taon-taon. Kahit po kumuha kayo doon ng 5 days din uli, kahit mag 10 days kayo, pero yung 5 days doon ay galing po yun sa company. Galing po sa company yan, hindi po yan pwede po nasabihin po nila na yan ay gagamitin ninyong thank you. Hindi po gagamitin yung thank you. Gagamitin po nila, ipapagamit po sa iyo yung kibiki. Kaya pwede po kayong umuwi ng Pilipinas gamit po yung 5 days na yan. Okay? Ngayon, kung gusto niyo naman po magtagal po doon, ano, sabi ko nga sa inyo, 5 days, galing po ng company, bigay po nila yan. Dagdagan po uli ninyo ng 5 days para 10 days. 10 days kayo na uuwi ng Pilipinas. Makakatin kayo ng burol, makakatin din kayo ng libing. Makapabalik uli kayo sa inyong pabrika, sa inyong company. Yan po ay ginagawa po yan sa company po yan. Basta sabihin lang po ninyo yung salitang kibiki. Pag sinabi nyo pong kibiki, baka magulat sila, no? Bakit nyo nalaman yan salitang kibiki, okay? Dito nyo lang malalaman po yan sa patakaran po natin, basta patakaran po ng mga batas dito po sa Japan. Na tama lang po, ang ibinibigay ko po sa inyo, yan po ay mga patakaran po na dapat po nating kunin, okay? Yung pong salita na kibiki na po yan, yan po ay bigay po nila yan. Hindi po kayo dapat nilang sabihin na kubi ka dahil uwi ka ng Pilipinas, dahil namatayan ka, hindi ka na babalik dito sa aking company. Hindi po pwede yon. Dahil pag kayo ay nandyan sa company po ninyo, pwede po ninyong gamitin po yung 5 days, bigay po nila yan. Bigay po ng patakaran po ng Japan yung 5 days pag magulang po, pag magulang. Pag nanay o tatay ang nawala, 5 days po ang ibigay sa inyong off para umuwi po kayo ng bansa, okay? O kaya itong 5 days na to, sabi ko nga sa inyo kanina, dagdagan pa uli ninyo ng 5 days, de 10 days kayo na uuwi ng Pilipinas, okay? Yun po yun. Pero pag hindi namatay,
ang magulang at may sakit lang, uuwi kayo ng Pilipinas, hindi po po pwede yun. Yung salita kasing kibiki, yan po ay atin po kayo ng burol o kaya may namatayan kayo, namatayan ang magulang, yan po ay pwede ninyong pong gamitin. Pero kung hindi naman namatayan at uuwi lang kayo ng Pilipinas, yan po, gagamitin po ninyo yung thank you po ninyo, yung off po ninyo, no? Gagamitin ninyo, o kaya mag-ano na lang kayo, mag-quit na lang kayo sa inyong company. No, ganyan ang ganyan po yung pong gagawin po ninyo. Basta sabihin lang po ninyo yung salitang kibiki, sigurado pong magugulat po yung company po ninyo. Kaya po kailangan i-ano po natin 'to para malaman po ng mga Pilipino, no, na meron po tayong karapatan, no? Hindi naman po sa karapatan na kukunin natin ang hindi para sa atin. Yan po ay utos po ng pamahalaan ng gobyerno po 'yan. Kasama po 'yan sa rules po nila 'yan, okay? Yan po, sundan po uli ninyo po 'tong arigato. Japan, Malu, Tamura. Okay, hindi pa tayo gaano marunong pong mag-YouTube, pero unti-untiin po natin nagagalingan po para po maintindihan po ninyo ng mabuti. Mag-comment na rin kayo, i-share ninyo, tapos i-subscribe lang ninyo, nandiyan po lahat, isusunod-sunod din po natin yan. Okay po, thank you po. Good night po sa inyong lahat. See you again po sa next vlog ko uli, sa next video ko po uli about sa rules, pa konti-konti lang po, okay? Thank you po. Good night po.